Kumusta po kayo mga kababayan? Welcome back sa aking channel, Reg TV. At kung hindi pa nagagawa, please subscribe, like at comment. So yan. So reaction time na naman tayo mga kababayan. At magkaroon tayo ng bago segment na ating reaction. Ang mga SocMed. Yan. SocMed reaction natin. Ito po ay nakuha natin sa Facebook, sa Twitter, kung saan SocMed ano, at atin pong kokomentuhan, re-reactionan, okay? Kung maaari, pagtatawa, didebunk and all that, okay? So yan, umpisa natin dito, okay, no, kay Direk Darryl Yap. So alam naman natin si Direk Darryl ay makabongbong Marcos yan, no? Unity team yan. Ay si Direk Darryl Yap ang din sentiments, director. So yon. So merong inilagay sa change.org, okay, na petition, ano, laban dito kay Direk Darryl. Urges FDCP to ban Darryl Yap din sentiments from publishing socially inappropriate content and videos. Yun. So inappropriate daw yung mga videos na inilalabas ni Direk Darryl sa Vincentiments yun. Okay, so ano ba yung FDCP? Yan ay ang grupo ng ano yan, film development yata, na Film Development Council of the Philippines, parang ganon. So about sa paggawa ng pelikula, yan yung nag-oversee, ano, ito ay a government agency if I'm not mistaken, ano, parang ganon. Dahil pinamumunuan ito yung asawa ni Ice Segura, si Lisa Dino. So ano mga sabi natin dito mga kababayan? At dahil again sa kanilang politika, eh inappropriate na. Okay, nakakatawa kasi yung ABS-CBN, GMA noon, di ba? Nagpapalabas sila sa TV ng mga halikan, harutan ng mga babae at lalaki, which is totally inappropriate, di ba? Nagpapalabas ka rin sa TV ng mga pelikula na may ganon, halikan at romansa, inappropriate yon. Pero pwede yon, di ba? Pwede yon sa grupo. Sino bang grupo to? Hindi sinabi kung anong grupo. Well, grupo ng mga dilaw to, sigurado. Inappropriate talaga. Dahil lang sa taliwas sa politika ninyo, inappropriate na. Ang galing. Well, good luck sa inyo. Ang ano pala nito ay si Lisa Dino, Segura. Yan. Mrs. ni Aisa Segura. So, tingnan natin kung saan ano to. Kasi, bakit? It's a tantamount, guys, to a censorship, ha? At ang mga nanonood naman sa kanya eh, mga adults. Tama. Yeah, katuwa naman yung kanyang ano, 'di ba? Yung kanyang Lenlen episodes, 'di ba? Those are for adults. It's funny, hello? You know? Nakakatawa yung magaling director to eh. Si Darryl Yap, yun, sa mga short film niya. Okay. So, sa grupong ito, good luck sa inyo. Ito ang style ninyo, mga dilawan. Ano? Kayo ang diktador. Kayo ang dapat isensor. Kayo, mga dilawan. Okay, so dako tayo. Marami tayo eh. Ayan, dito tayo sa mga politiko na yan. Ito sinasabi natin, mga kababayan. So, nakita ko to sa post. SMNI, no? SMNI page, Facebook, kung saan sinabi ni Yorme ang mga nanonood ngayon, debate, okay? Kayo na po ngayon ang HR department. Kami po ay aplikante sa trabaho. Gusto po na mag-hire ng empleyado na hindi mo nakausap, hindi mo nakita, hindi mo nalaman kung anong karanasan. So pinatutukuyan ito si Bongbong Marcos, obviously. Okay, at sinagot niya ni Pastor Apollo kay Boloy, no? Bakit hindi ka nag-attend sa SMNI debate? So ka Isko,
ito sinasabi ko, ito yung sinasabi ko, ano, mga kababayan. Since hindi kayo umaten sa SMN, you lost your chance. At marami na wala sa inyo. Including, yung pamumunan ninyo na si Bongbong Marcos hindi a-attend ang mga debate. Kasi naka-attend na siya once. Diba? That's it. Tama na yun. At ayun ang gusto namin. Ayun na lang. Wala nang iba siyang sasalihang debate. Wala na. Sana wala na. BBM. No? Hindi mo kailangan niya. So, coops talaga itong mga to. Gusto mo mag-hire ng isang empleyado na hindi mo nakausap? Ay, kundi ka ba naman, coops? Isko, nag-iikot nga ang Bongbong Marcos. Pupunta sa mga bayan-bayan. Doon siya nagsasalita. Ka, Isko. Ano na, ka, Isko. Binadya ka tuloy niya, no? Ni Pastor Apollo. O yan, no? Kaya mo, mag-hire ka ng isang empleyado, hindi mo nakausap, hindi mo nakita, hindi mo kumalaman kung anong karanasan. Ikaw, Isko, ang walang karanasan. Dahil ikaw ay vice mayor at mayor lang. Mind you, Bongbong Marcos has LGU and legislative experience. Sa mga kandidatong nga, ikaw yung least, tsaka si Pacquiao. Kayong dalawa ang least experienced. Yung Maynila nga, di mo naayos eh. Oo. Kaya liit-liit ng Maynila, di mo maayos eh, Pilipinas pa. Inexperienced ka ka, Isko. Hindi ka pwede magpresidente. Puro ka lang yabang, puro ka lang hangin. Tingnan mo, sumampal sa inyo, sinabi ninyo. Tama. Tama, si Pastor Apollo. Hindi kayo matindi eh. O, tapos ngayon, pupuna-puna kayo. O, itong isa, si Pacquiao. Si Pacquiao, o. Sinagot din ni Pastor Apollo, SMNI, o. Napaka-importante rin ang debate para makita natin ang sinseridad ng taong tumakbo. Kailangan sumipot tayo sa mga gantong imbitasyon para sa malaman ng taong bayan yung tunay nating hangarin at layunin sa pagpunlad ng natin ng ating bansa. O sabi ni Pastor Apollo, ayun pala, ini-invite ka ng SMNI, bakit hindi ka sumipot? O yan, Pacquiao again. Hindi nyo na pwedeng gamitin yan laban kay Bongbong Marcos. Hindi na. Oh, sinasabi ko pa yung mga kaso na indictment na sumbong lang, walang charges. Bakit hindi ka sumipot sa imbitasyon? Tapos nangiinsulto ka pa. Yung sinasabi natin dito, mga kababayan. No, hindi niyo na pwedeng gamitin 'yan. Meron nga akong binara eh, na kaibigan ko na Makaleni. Minessage ko siya. Oops. Hello ba? Minessage ko siya. Sabi ko, kasi nag-post siya. Hindi pala minessage, nag-post ako sa kanyang ano, sa kanyang post. Eh, nag-message, nag-ano ako, reply. Sabi ko, oh, eh, ba't di umatid niya na SMNI yung debate? Ah, kung ano-ano na sinabi. Simpleng-simple lang, di ba? Oh, panpino lakson tayo, SMNI. Oh, napakalaga ng debating tulad nito kasi level ang playing field. Walang tutor, walang script. Eh, kunyari ka pa, ping, meron daw advanced question dyan eh. Dapat talaga encourage natin magkaroon ng ganitong klaseng debate na face-to-face at sana kaming lahat nandito. Well, nung SMNI debate, wala ka, ping. Nakita mo naman kung gaano ka-level ang playing field nun, di ba, ping? Oh, kaya ang survey mo, baba eh. Nether Lakson, ganun pala ang reason, sabi ni Pastor Apollo. Mo, bakit hindi ka rin nag-attend sa SMNI? Oh, yun. Pinanood nito more than 7 million. 7 million na nanood, mga kababayan, ng SMNI debate. Tingnan nyo yung mga reasons nila, parang bordering on hypocrisy. Oh, correct. Bakit hindi kayo nag-attend ng SMNI debate? Pagkatapos sinasabi nyo yan, hindi kami ang sinasampal nyo. Sinasampal nyo mga sarili ninyo. Tama, si Pastor Apollo. Oh. Oh, ito si Lenny Robredo. Hindi ka makakaligtas sa akin. Pagkakataon na ito para marinig. Oh, kahit nasandaling yung aming mga plano. Yung number one ingredient ng leadership aside from character is you show up. In the difficult times, pag hindi ka nag-show up, the most difficult times, hindi ka leader, kahit mahirap kailangan, nandyan ka.
Oh, sabi ni Pastor Apollo, Pastor Apollo Kibiloy, yun pala, bakit hindi ka nag-show up? The most difficult times, hindi ka leader. So kahit mahirap, kailangan nandyan ka. Ang laki ng sampal sa dalawang pisngi ng mukha mo. Correct. Len Robledo, you're a hypocrite. Tingnan mo yung ano mo, yung iyong survey, 15% ka na lang. Ha? And you're a hypocrite. Bakit hindi ka mag-show sa show up sa debate na SMNI debate na in-invite ka? Nakipagpulong ka pa. Yun, oh, tingnan mo, marunong ka palang magsalita ng ganyan. Ikaw din ang tinamaan na sinabi mo. Oh. Nakipagpulong ka pa ka. Ikaw, nahingi ka nga daw ng ano eh. Magsasabi, ano, nahingi daw to ng advance question eh. At saka may pinapatanggal daw to na ano. Siguro si Clarita Carlos yun. Oh, humiling ka pa na pagpapatanggal. Sabi ha, may nagsabing ganun. Hindi ka rin pala atin. Takot ka pala. Duwag ka pala, Lenny. Hindi mo kasi kaya ang tanungan doon. Okay, so dito tayo kay... Okay, ito na lang kay Pacquiao. Ito na lang. Meron pa tayong dalawa. Ating reaksyon. Yan. So, sabi ni Pacquiao dito, mataas ang respeto natin sa kanila, pero kapag sinabi na magsama ang lalaki sa lalaki, tutol po ako dyan. Kapag sinabi nating same-sex marriage, against po ako dyan. Okay? Ngayon, linawin ko lang, mahal ko ang mga LGBTQ+. Tapos mo sabihin hayop eh, masahol pa sa hayop ang mga kapatid nating LGBT. Pacquiao, di namin nalilimutan yun. Di namin nalilimutan yun, Pacquiao. Diba years back sinabi mo, mas masahol pa ang LGBTQ ng mga tao sa hayop. And then here you are, preaching na mahal mo sila. Matapos mo sabihin, ganun. Pacquiao. Oh. Matapos mo sabihin sila, masahol pa sa hayop. Ako, marami yung kaibigan mga bakla at tomboy, mga kababayan. Don't get me wrong, ha? Dami yung kaibigan. Mga bakla at saka tomboy. May mga kababata ako, bakla at tomboy. Ngayon, sirena na. Bakla. Bakla nung bata kami, ngayon sirena na. Diba? Pero kaibigan ko sila. They're big. They're good people. Ano, Pacquiao? Sinabihan mo sila ng masahol pa sa hayop, eh. Tapos, sabihin mo, mahal mo sila. Para lang makakuha ng boto. Oo. Na pagdating dito sa same-sex marriage, ang comment ko rito, ang reaksyon, if the constitution allows it, then sino tayo para pumigil? Ganun lang ako. That simple. O, at the end of the day naman, mga babatas naman ang gagawa niyan eh. O, ano ang sagot ko diyan? Ayun ang patutukuyan ko diyan. Kung if the constitution permits it, wala tayong magagawa. O, eh sa ngayon, ang constitution is actually ang pinag-ano niyan, canon law eh. So, mga Katoliko kasi yung nag-ano dyan eh. Diba, matandaan nyo, yung ginawa yung 1987 Constitution, may mga taga-simbahan dyan. Tsaka may sa family code yata rin. Ayun. So, kaya hindi maitulak ito. The same-sex marriage dito. Because it's unconstitutional. Siguro pa pag pinaltan ng ano, ang konstitusyon. Yeah, pagka nagkaroon ng constitutional amendments, siguro pwede. Pero ako, if the constitution allows it, ngayon lang. Kung hindi, di hindi talaga, hindi pwede. Pero Pacquiao, huwag mo naman kami bulahin. Years back lang ha, sinabi mo, Pacquiao, na masahol pa sa hayop ang LGBTQ. Tapos ngayon, mahal mo sila. Dahil election, di ba, Pacquiao? Sa Twitter naman to, mga kababayan. Ano? Okay, so... nakita ko sa post niya sang kay Janjan, courtesy of Ryan, basta mayroong Ryan thing, ano, siya nag-post nito at nakuha niya sa Twitter. Ayan, dalawang page ito. So mayroong mga Twitter user daw naming Brandon Lewis, Sandra Stella, Penelope Leviste. Alam mo ano eh, gawa-gawa lang ang pangalan ni eh. Annalie, Kyle Reyes, Jason Deralio. Oh.
pag tinignan mo yung kanilang date ng join, pag-join nila, pare-pareho February 2022. Tapos wala silang followers, 00. Lahat sila 00 followers. May mga fina-follow lang sila. Oh. Ang galing ng mga trolls ng Dilawan. Okay, so ito yung mga kinukuda nila, mga anti-Marco sentiments, ano. So bigyan natin ng sample, no. Oh, Ferdinand Marcos Jr. has ignored the testimonies and the documented case of killings, tortures, arbitrary arrests during father's dictatorship as reported by established human rights institutions. Ano yun? Brandon Lewis? Well, hindi ako niniwala lang siyang ano yun eh. Wala nga eh. Ano sasabihin mo dyan, testimonies, documented cases? Alin doon? Ayun, maglabas ka. Sa mga kumukuda dyan, maglabas kayo ng pangalan. Anong documented killings? Sino-sino yun? Ayun, pag wala tayong alam tungkol doon, huwag tayo magsasalita. Oo. Eh, buti pa si Marcos mismo eh. Si Senior, meron siyang listahan eh. Meron siyang libro noon. Nalimutan ko lang ang title. Saan nakalagay doon yung mga nagsumbong na inabuso. Oh. Kayo, wala. Si Marcos meron. Pangalawa, ito, Bongbong Marcos has never recognized the wrongdoing that took place under the Marcos watch, has never apologized for it. Bakit siya mag-a-apologize sa mga bagay na hindi naman niya ginawa? Bakit siya mag-a-apologize sa mga bagay na wala naman siyang kinalaman? Malamang ang gawa-gawa lang to, Sandra Stella. Sus, gawa-gawa to ng mga troll. Ay, pare-pareho sila, oh, February 2022. Tapos walang mga followers. Bongbong Marcos said that has not seen Aya Machita Italiano gold that family supposedly owned, but it was Imelda herself claimed. Eh nako, wala kaming pakialam kung meron o walang ginto. Tingnan natin itong kabila. Oops, hindi na to, labis na. Nasaan yun? Ito, ito lumabis. Ferdinand has engaged service consultant, media expert, brand mo. Marami silang binabanggit dito. Tamo, oh. Marami silang binabanggit dito ng mga ano-ano. Ano, tagi-English pa sila. Ferdinand has far failed to assure that the election will not be a prelude final. Tamo, oh. Nagi-English pero yung picture, yung mukha namang ano, hindi naman totoo yung picture. Tamo, in the labyrinth of injustice for the past 35 years. Yeah, troll. The English ka pa. Gotten wealth, wala nga kayo napatunayan eh. Wala, anong patunay? Walang nakakulong. Imelda nasa laya pa rin. Ulul. BBM appears complicit as a beneficiary in the largest heist. Uy, isa pa ito. Isang troll na naman, pareho din. Join February 22. Lahat sila, 22, nag-join. Largest heist daw, nakinabang daw si Bongbong. Wala nga napatunayan, boy. Sino man ang gumagawa nito, pare-pareho kayo ng mga pinatutukuyan. Ano, as if naman, may naniniwala pa sa inyo. Ano, kayo, sige lang, kayo mga Dilawan, gawin nyo yan. Okay, gawin niya. Nagmumukha lang kayong tanga. Hayag na ang katotohanan. Okay, walang ill-gotten wealth ang mga Marcos. Wala pa. Wala silang ninakaw. Yung mga pang-aabuso ng martial law, kagagawan yun ng mga pulis at sundalo. Hindi kagagawan ni Ferdinand yun. Doon hindi kayo magreklamo. Dapat nagdemanda kayo noon. O pwede pa naman kayo magdemanda ngayon, maghabol kayo. O sa magandang bibintang diyan, actually pwede pa kayo magdemanda ngayon. Mag-file kayo ng case. Plunder o ano, graft and corruption. Kung may ebidensya kayo, pwede pa kayo mag-file. Pwede pa, kasuhan nyo. Problema, wala. Gusto lang kayo sa kuda. Gusto lang kayo sa naratibong dilaw na debunk na. Yun. And with that note, guys, ayan, tapos tayo sa ating reaction. Gagawin ko regular to, no, ating mga SocMed reactions. Kasi para aware din tayo, no, sa mga pinagsasabi ng mga
ungas na to. With that note, thank you guys for watching. If you did enjoy the video, please like, subscribe, at saka, yeah, comment. Yeah, this has been Reg TV. Take care, God bless, and peace. Maybe.